dimensioning dito sa floor plan. So, sa pagda-dimension ng floor plan, first is, gumawa tayo ng imaginary line, pero ipapakita ko dito yung line na yun. So, sa pagda-dimension kasi sa Australian standards, apat na sides yung ida-dimension mo. 1, 2, 3, and 4. So, ito, itong mga linyan na to, siya yung hati kung saan ko siya ida-dimension. So, ano lang siya? Idea lang siya, pero hindi siya limited to dyan. Kasi, di ba nga nung nilagyan ko ng linya, eh, basta nag-cross lang ako sa, asinta ko lang na nasa gitna siya. Okay? So, pwede na natin siyang tanggalin, ha? Ay, wag na. Sige, wag ko na tanggalin. So, ang pagda-dimension sa Australian is from outside papasok. Ganito siya. So, pamuna tayo ng dimension text general, tapos yung overall first. Ito, and ito. Yan yung pinaka malayo, diba? So, inaano ko lang, ha? Pwede yun kahit saan. Gusto ko lang sakto yung kanyang sukat. So, yung first dinadimension natin is yung overall. Meaning, yung pinaka-length ng bahay. Mula sa kaduluduluhang bricks hanggang sa kaduluduluhang bricks sa kabila. Next is yung mga bali ng bahay. When I say bali ng bahay, ito yon. Yan. 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 Dito wala na. So, yung mga kung saan nag-intersect yung mga bricks. Next is, yan na, mag-uumpisa na tayo ng pagda-dimension. So, pwede ko itong gamitin as reference ng pagda-dimension. Actually, pwede ko siyang i-copy pala ng madami. Increment. Ayan. Paano ba yun? Control U. Ito nga ba yun? Ay, ito na lang. Ayan. Vertical displacement is 600. Ayan. Ay! Ito. 1,000. Hindi ako nang ginawa. So, ulit. Control U. Ano ba siya? Not vertical. Ano nga. Mihan ko lang. So, ida-dimension natin yung labas muna, papasok. Meaning, itong wheel, kitchen, dining, home theater, yan yung una nating i-ano dito, the dimension. Tapos, next is maybe yung laundry, yung dining again, yung wheel. Tingnan natin kung paano ko siya magagawa. So, yan. Dimension mo yan. 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 Ito. Ito. Tsaka ito. Yan. Ito. Pwede na natin itong, since pareho siya,
Pwede na natin siyang i-delete. Ayun, lalagyan natin siya ng text. Ay, by the way, itong overall is, ano siya, 3, tapos naka-bold. Ito naman is 2.5 ang kanyang standards. Tapos, lalagyan natin ito ng salitang overall. Ngayon, nagtira ako dito. Ito is an object. Ayun o. Ayun siya. Room names 4D. Okay, nag-hang po kami. Ayan, room names 4D. Doon ba siya makikita? Ayan, 4D library. 17.3 2D symbols. Room names 4D. So, kinopya ko lang siya eh. Pero kung gagawa ka ng sarili, pwede naman. Doon mo lang hanapin. Tapos, isa pang kinopya ko is, ayan, yun din siya. Room names 4D. Pero ito naman, kung makita mo, no zone na halagay. Kasi, nasa kawalan yung kanyang node. So, lalagay natin siya dyan. Para ang the dimension na is yung wheel, walk-in, linen. Tapos to, ganun din. Kitchen. Tapos, home theater. So, diba ito? Parang kanina, pwede nang tanggalin yan. Next na, the dimension natin is ito, itong laundry. Itong laundry. Ito. Tapos, ito. Pwede natin itong pag-isahin. Ito, kitchen and dining. Pero pag sinulat mo dyan, kitchen slash dining. Kasi mas nauna yung kitchen sa dining. So, meron siyang ano, meron siyang order. Hindi mo siya basta isusulat lang. So, since hindi natin gagamitin yung zone name, tatype na lang natin siya. Tapos, kailangan mag-ano ka tuloy-tuloy. Hindi pwede yung nagpo-pause ka habang ano, nagta-type doon kasi nagre-reset siya mag-isa. So, dito, pwede natin siyang gawing dito na. So, i-wear mo na siya. Actually, dito, kung nagtitipid ka sa space, sa dimensioning, tapos magkaka-size lang yung ano niya, yung width niya, pwede mo na siyang ano, i-gumamit ka ng slash. Kunyari, home theater slash wear slash master pag nagtitipid ka sa dito sa dimensioning kasi magkaka-width siya, pwede siyang mag-share. Tapos ito naman, next is, so kung napansin nyo ha, ito yung una kong dimension, tapos pangalawa, yan, parang pangalawa ganyan. So, ito ngayon yung pangatlo. Ang importante, lahat ng mga walls, internal walls, spaces, is madadaanan mo. So, next is ito. Scalery.
stock in pantry. So, lagyan na natin siya ulit. Pwede yan i-ano na lang eh. I-copy mo ng multiple. Para ano. Mas ano siya. Mas mabilis gawin. So, ito. Pwede na rin nating delete. Ayan. Ito, laundry. Bababa mo siya para tumapag doon. Tapos, dito. Tapos, ito is, pwede mo na siyang ilagay sa family. And then, this one, pwede mo siya sa master. Okay. Tapos, pwede na siguro yan. Itong bed for, dun ko na lang sa dimension dito sa baba ko lang ikakabit. So, next na pagda-dimension dito is yung openings. Ayan. Openings. Yun yung mga doors and windows. Ayan. Maski dito, nalagyan mo siya. Tapos, next naman is yung alfresco. Ipapakita dapat natin yung kanyang overall. Tsaka yung mga poste. So, yan siya. Actually, kung may space pa siya somewhere dito, kung sakali lang, pwede mo siyang isingit sa taas. Kaya lang, since wala na, so dito na lang. So, ito yung ating magiging alfresco overall. Tapos, ito yung lalagyan natin ng poste. Ayan. Kukuha tayo ng text. Ito, ano natin siya. Pasok natin sa loob. Tapos, parang bitin yung dimension, no? Ilan ba yan? 80. Tingnan natin, ha? Okay, ito. Gawin na natin 400. Ayan. Ay, hindi pa rin. Or hindi lahat nasakop. Yan. 400. Para walang space. Tapos, ito naman. Pahabain natin hanggang dun. So, dimension tool. Tapos, control. Tapat mo sa dimension line. Tapos, select this one. Tapos, hanggang dito lang. Ayun. Click mo dun. Tapos, yun na. Ngayon, itong mga to, mga loose na yan, kailangan na sa loob yan. Although, nire-recommend kong gawin yan dun. Pag ano na, na-dimension mo na lahat part ng ano, paglinis ng ano, ng drawing. Okay. So, tapos na yung ating taas. Yung next naman is yung baba. So, next naman na gagawin natin is yung bottom. So, match prop ko lang doon. Tapos, na-dimension ako dito. Thank you.
So again, yung value ng bahay. Tapos dito, ito yung considered na value. Ito. Itong ito. Ito yung considered na corner. Itong intersection na yan. Madilit ko na yan. Ha? Tapos, nasa na ba tayo? Ayan. Tapos, ito. Ayan. So, next is, magna-dimension ulit tayo from itong pinaka malapit sa labas, papasok. So, ito. Ayan. Tsaka ito. Tapos, ito, ito, ito. Ay, mali pala. Tatanggalin na natin yan. Tapos dito, ang gusto ko palang i-dimension muna is yung garage external. So, tanggalin natin to at saka ito. Ang garage external is from this point up to this point. Okay? So, kuha tayo ng text. Kaya, kabitan na natin siya. Garage overall. Ayan. Tapos, dito naman is portico overall. Or portico na lang yata. Pwede na yata yung portico lang. Tapos, use zone name. Okay? Kasi itatapat natin siya doon. Ito siya. See? Portico. So, nagkakaroon lang ng ganito kapag ka nakaset up yung ano mo ha, yung zone room definitions. Kapag ka nag-no zone siya, maaaring wala kang ano dito, yung ganito, room zones definition na ito. Itong zones dito. Ayun pala. Zone tool. Yun. Or, pwede rin may gumamit ka ng zone pero hindi nakaayos yung baka nataon na yung ano yung node mo. For example, ito yung node mo, natapat siya sa area na walang zone. Okay, so ito. Head 2, ito yung una nating dimension. So, itong pagdadimension na to is, syempre, ideal is straight. Pero, pwede rin yan kumurba-kurba pag, lalo na pag nandun tayo sa loob na part. Usually, kumukurve-curve tayo dyan. Ganyan. Ayan. Tapos, ano ba ba? Ito, pwede rin yan. Tapos, internal. Dito, i-ano natin itong opening. Ayan. Tapos, ayan. Ito is, siguro lagay natin dito is pier. Lagyan natin siya sa loob. Haba mo ng konti. Ayan.
Tapos is to. So, pwedeng magkaiba-iba tayo ng pagda-dimension, ha? Kasi depende yan sa gumagawa din kung paano. Para sa akin, wala siyang exact na ayun, ito. Bakit raw lang? Ito rin raw lang. Baka sadyang raw lang. Pero pwede naman natin siyang i-check. Bakit raw lang nakalagay doon? Ito naman is garage internal. Tapos next is ito pala is pwede mo na siyang gawing WC. Ay, di, wag na. Para magbigyan natin ito ng dimension. Paglalagay pala na itong mga nodes na to, pinapakita ko lang para for demonstration purpose. Pero kung ano na, pag masanay ka na, pag ano na yan, tuloy-tuloy na yung pagdadimension mo, tapos next is yung paglalagay na itong mga room names para nag ano siya, yung hindi ba sayang yung oras. So, ang nilagay ko is pass activity, kasi passage muna, tapos activity. Ayan. Tapos dito is entry, tama naman siya, tapos dito is, ayan, no zone. Wala siyang nilagay. Passage. Tapos oops, and suit. So dito, ito siya. Parang yan. Ito, bath. Tapos yung bagas.
Ito is master. Master naman siya talaga. Oops. Family monster. Tapos dito, na-mention na yung ano eh, na-mention dito yung family tsaka master. Tapos dito rin na-mention yung family tsaka master. So, pwede mong tanggalin yung isa dyan. Kung ito, or ito. Depende sa'yo. Okay. Okay, so, ito, dito na tayo. Family and master, nagdoble. So, siguro, ito na lang, tanggalin na natin to. Doon na lang siya sa kabila. Tapos yung openings. Saan ba yun dito? Hindi mo yata ano?
Dito lang yata. Delete na natin siya, ha? Baka may ano, baka maiwan. Next is itong side naman. So, sa left side. So, ganun uli. Match prop. Tapos, kunin mo yung dulo to dulo. Lagay mo dito sa malayo. Bali ng bahay. Next is yung from outside going in. Ito. Tapos ito. Itong wall na to. Itong wall na to. Next is ito na naman. Ito. 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 So, pwede mo namang didelete na natin yun. Ito. Tapos. And ito. Okay, next. So, recap. Ito siya. Ito yung unang dimension. Next is ito. No. Parang yan. Kasi dumaan tayo sa WIP tsaka road. Except dito. No? Pero itong part na to, itong didelete natin yun. Sige, delete na natin ngayon. Tapos, next na ilang dimension is ito. Sige. Planuhin na natin. Ito. Ito. Ayan. Okay. Pag tinapat mo sa wall, tas nag-Y, pwede mo siyang i-click, tapos yung width niya is the dimension. See? See? Next is, ito. Yung may robe. So, di ba ito yung
parang pinakahati natin. So, nakuha na natin siya lahat. Lalagyan na lang natin siya ng names. Tapos dito sa, di ba pareho sila? Pwede mo siyang dito na dimension yun eh. Tapos ito, actually, pwede mo siyang tanggalin. Pwede na natin itong tanggalin. Pagpaulit-ulit, pwede yung tanggalin. Ay, hindi, ito. Pwede pala natin itong kabitan. Ito yung i-ano natin. I-dimension natin doon. Tapos dito, pwede natin siya i-dimension. Or pwedeng sa next na lang pala. Dito na lang. Ayan. Para ito yung para maging alfresco na depth natin. I think hindi na ito kailangan i-dimension yung wall. Ayan. Tanggalin natin itong 600 kasi meron na siya sa taas. Syempre, 230, hindi natin pwedeng tanggalin yan kasi parang pag binabasa natin yung dimension, alam natin na may wall. Sa wall siya nakaset out. Tapos, ito... Ay, hindi natin na-dimension yung ano. Ah, yan. Nakalimutan natin dimension yung robe. Di ba? From tingin lang makikita mo na kulang siya. Kasi yung una nating ano, unang dimensioning is dapat may robe. Tapos dito pa lang siya nawalan. So, dapat dito may robe, tapos dito wala. Ngayon, nagyan na natin siya ng pangalan. So, nakita ko na wala pala ako nilagay dito na overall. Use zone name. So, nasan yung node? Nasa kabila. Kaya, ganyan natin. Multiple copy na ginawa ko, ha? Tapos, tinatapat ko lang sa may gitna ng dimension. Ng text ng dimension. Tapos, double check na lang natin siya mamaya. Okay, so tingnan natin. Tama, ito wheel, laundry, scullery, bed 4, bath, WC, roof, yun. Tama. Tapos, next is, ito, bed 3. Ito is magiging passage na. Ito na yun. So, imamano-mano natin siya. Multiple copy ulit. Ito. Bed 4. Robe. Robe yun dapat. So, may iko-correct na tayo mamaya. Tapos, ito. Ayan. So, dito. Alfresco. Fresco. Tapos, pwede natin siyang kopyahin na dito. Ginala natin siya ng overall. So, pag nagda-dimension ako, pag mga ganun, mga maliliit na bagay, tapos sinisingit ko na para ano siya, hindi ko makalimutan, ganyan. So, ito, kitchen, tama. Tapos, ito, dapat walk-in pantry. So, yan, i-move mo lang ng konti. Kasi ito, dapat, yung robe siya eh. Kasi ito yung part na dinadimension natin.
So, i-stretch mo lang uli yung load. See? Tama na siya. Tapos, bed 4. Tama. Okay. Next is bedroom 2. And ito dapat yun eh. Ayan. So, multiple copy ulit. Dito, ang gagawin natin is family slash dining. Mauuna kasi yung family slash dining. Kung, yan. Yan. Tanyo ito, family, family. Dining, dining. Ganun siya. Cute. Tapos ito is activity. Tama. Ito, bed 2. Tama. Next is ito to. Ah, wala pa tayong 9. So, parang lahat lang ng hindi nadaanan. Ay! Nadaanan ng dimension una pa. Ay, ay. Multiple copy ulit. Okay, tapos dito, pwede natin lagay na FHO or opening, ganon. Tapos ito naman is, nib wall, or nib na lang. Pag inaalap mo pala yung node ng zone, ng zone, medyo siya sa baba ng gitna. Diba? Yung gitna, tapos baba ka ng konti. Parang ganito. Ito, ito yung gitna niya, baba ka ng konti. Ito yung gitna niya, baba ka ng konti. Ito yung gitna niya, baba ka ng konti. Ganun siya. Next is yung mga ano na siya. Openings. Ito, pwede mo nang delete yan. Wala na rin yung say-say. Yun siya. So, kikita mo itong mga yan. Yan yung mga iaayos natin mamaya. Pero mamaya na yun. So, delete na natin itong part na to. Okay. Ito naman tayo sa kabilang side. So, again, yung bali ng bahay. Not sure kung kasama tong portico. Sige, confirm niya na lang, pero isama ko sa ngayon, ha? So, again, from outside to inside. Home theater where itong wall na to, and then this one tsaka ito. Tapos ano pa ba? Pare-pareho lang, no? Dito lang siya nag ano, nag-iba. Pwede na yun eh, actually. Tapos ah, ito. Kailangan natin ma-dimension to.
So, ang una nating dimension is ito. Next is ito. Tapos, ito. Pero dito pala, since pare-pareho lang to, trim natin siya hanggang dito. Tapos ito, hindi na natin papakita to hanggang dito na lang yan. Kasi yung dimension ba dito, home theater wear pa rin naman. Tapos dito, ganun ulit, home theater wear. Tapos home theater wear. So paulit-ulit lang, pwede na natin siyang tanggalin. Pero pagdating dito, kakabitan natin siya ng dimension kasi humaba siya. Unlike dito na paulit-ulit na ito lang yung depth na pinapakita. Pero dito, from this wall to this wall. Okay? And, lumiko pala tayo dito. Yan. Tapos, yan. Kasi pinakita na natin to. Ngayon, ang iniisip ko kung paano natin papakita yung garage overall at saka internals dito. Ito kasi nag ulit siya. Diba? Dito. Pwede natin itong tanggalin. Ito. So, dito, hindi na natin siya papakita. Okay. So, delete. Tapos, ito, yung paulit-ulit, is delete. Pwede mo ito i-delete. Delete. Tapos, ito na lang is yung sa mga openings. So, the challenge here is yung paano mo siya pagkakasyahin. Kasi may mga nalampas. Yung sinasabi ko is kagaya na ito, ganyan. Ganyan siya talaga. So, pwede natin siya i-move. Ayan, or siguro 50. Ayan, ayan. Tapos ito, gamitan mo yung ninja technique chart. Ayan, ito. Huwag mo paabutin, ayan. Para lang malinis tingnan. Tapos ito, na dimension natin yung pier sa loob na dimension. Tapos, delete mo ito. Tool. Pahabain mo ang ganun. Tapos, ito naman. Yung kaninang ginawa natin, ito. Both sides, humaba siya. You know? Pero ito, this time, ito naman, gusto ko lang. Ito lang yung gusto ko humaba. So, same dimension. Tapos, pindutin mo lang, itapat mo lang dito sa, yan, dyan sa load na yan. Tapos, ito. Edit lens or witness 9 ayun. Diba? So, yung mga ganun, mga magkakatapat, pinapahaba natin yan.
Copy ulit tayo ng... Ayan. Pasok natin siya dito sa loob. Baka masipon. Char. Ano ba yun? Mukha na akong char. Ayan. Para uniform. Nagawa natin siya. Multiple copy. Sa gitna. 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 Tapos dito, di ba, is yung overall. Overall. Tapos... Use zone name para dun sa node. Ayan, home theater, tama. Multiple copy ulit tayo, ha? Ayan. Mamaya na natin siya i-check. Basta lagyan natin yung mga kailangan. Dito, home theater. Rear. Ito yun, ha? Master. Tapos, and suit. Tapos, wala. Tinanggal ko muna. Maganda kasi pag nag-dimension ka ng garage is overall and then yung garage internal. So, ito, gagamitin natin siya as garage overall. Ayan. Tapos, garage internal. Tapos, next is ito. Ito yung naano ko, dinadimension, diba? Shower and slash recess. So, pwede natin siyang pag-isahin and manual lang siya. Shower, recess. Pwede na yan, ganyan. Tapos, ay. Ito pala. Yung WC use zone name tapos yan, tama naman siya. Master. Next is ito naman. Itong dinadimension natin dito is yung ito to, right? So, it's family dining. Yan. Kasi family, tapos dining. Okay. Yan. So, dito pala, tag dito. Pwede rin natin dito ilagay yung dimension ng alfresco. Pero since nandito na siya sa kabila, pwede nang hindi na siya i-reflect dito. Family dining. Tapos, ito. Copy away tayo. So, ito siya. Ito yung dinadimension natin. Master, tapos shower, recess. Ay, ito na pala tayo. Family, dining. Ayan pala. Sorry. Family, dining, tapos entry, tapos portico. Ayan, portico. So, tapos na siya. Wala... Parang, dapat kasi dito, lahat ng internal walls mo sa loob is madadaanan. Tapos, paano mo siya madadaanan ng may sistema? Yun is yung from outside going to inside. So, kaya tayo naglagay ng imaginary cross
para siyang maging ano, partition kung ano yung dimension mo dito sa side na to, or the dimension mo sa side na to, sa taas and sa baba. Okay? So, ngayon, lilinisin na natin siya. Kaya natin siya lilinisin. So, ito. Pwede, match prop mo na lang yan. Lahat ng... Ay, hindi. Kasi, since pinahabaan ko to, pag minatch prop ko, hahaba din sila. So, isa-isa na lang. Lahat. Lahat ng overall is 3. And dapat naka-bold. Tapos, itong pangalawa is 2.5. Ito, hindi ko na si-select kasi naka 2.5 na siya. Okay. Tapos, ito, dito, time mag-start. Yan, dapat naka-extend, diba? Saan na yun? Ayun. Yan, ito, extend mo yung witness line hanggang dito. Yan. So, alin pa ba yung may witness line na kailangan extend? Ito. So, pwede natin itong didip. Tapos, so okay na tayo dyan. Dito naman, ito, ipunta ko siya. Dito, wala naman. Dito. Eh, ito pala, pwede mo na siyang extend hanggang dito. Ayan. Kasi, para naka, yung ano niyan is, pag malapit na siya, usually, dinidikit na siya. Dun sa, yun, dito sa witness na yun.